Ektome. Sen bak. And yes, maligayang pagbabalik sa ating channel. Ayan. Ay, sobrang saya ko ngayon kasi ngayon ang gagawin ko ay mukbang. Ito talaga yung pinaka gusto kong gawin kasi gusto kong kumain tapos makikita nyo. Hindi ko naman kayo iniinggit ha. Ano lang masaya ko kasi yung imumukbang ko ngayon yung isa sa pinaka favorite kong kainin. Mahilig kasi ako sa mga matatami, sa mga dessert, lalo sa cake. Yan. So ngayon magbumukbang tayo tapos ipapakita ko sa inyo yung favorite kong cake. So, huwag na natin ito patagalin kasi kain na kain na ito eh. Tara na, let's go! Pero, bago pala natin siya buksan, basahin muna natin kasi yung mud cake hindi siya basta-basta cake. So, nakalagay dito, how to enjoy your mud cake. Mud cake. Mud cakes are there at their finest to serve warm at room temperature. Diba hindi nyo ako naintindihan? Basta ang sinasabi, kahit hindi siya malamig, masarap siya. Or mas masarap siya kahit hindi malamig. Di gaya nung ibang cake na mas okay siyang kainin, diba? Pag malamig, o kaya kapag kabubo pa yung icing, ganun. To warm a slice, set microwave at a high and heat for around 7 to 10 seconds. Pero ako, since wala kaming ref dito sa bahay, okay na to, warm na to, plus mainit pa yung panahon. Warm na to, kakainin ko na talaga to. Tapos, meron talaga dito, shelf life. If refrigerated, If refrigerated, consume within 7 days. Oh, tumatagal pa pala siya. If stored at room temperature, consume within 2 days. Pero sa akin, mamaya lang wala na to, di na to aabot ng 2 days. Excited na ako. Buksan na natin talaga. So, ayan, ito na yung mud cake natin. Nakalabas na siya. Mahilig kasi ako sa mga chocolate. Chocolate drinks, chocolates mismo, chocolate cake. Basta mga choco-chocolate. Tsaka, para sa akin, mas attractive at mas masarap ang pagkain pag mas simple siya. Wow. Yung wala na siyang mga ibang design-design. So, di na ako makapaghintay. Iwain na natin ito. Wow! Ayan, so nahiwa na natin siya. Sorry kung may laman-laman pa yung bibig ko kasi nakalimutan ko pindutin yung record. Kumain ako agad, nakalimutan ko nagmumukbang na ako. So, ayun, habang kinakain ko to, ipapakita ko sa inyo kung paano kumain ang social at di social. Wow. So, umpisahan natin sa social. Ganito, paano sila dumakot ng cake? So, kumuha ng kutsara o kaya ng tinidor. Mas social pag tinidor, pero kutsara na lang. Hawakan sa dulo, kuhanin ang dulo lang din ng cake. Dulo lang, maliit lang. So, maliit lang yung buka. Ng bibig, yung buka lang naman niya sa isip mo ah. Giniagawa mo. So, ganito dumakot ng cake yung mga hindi social, gaya ko. Halimbawa, nasa birthday ako, ah. Thank you sa cake! May kutsara pa? Wala na. Sige, okay na to. Pwede na to. Thank you, ah! Sarap, eh! Cake out na ko, ah! Magaling kang ka! Paano naman ngumuya ang mga sosyal? Oh, my God.
king sa bibig yung sosyal. Eh paano naman pag nadumihan yung bibig na hindi sosyal? May dumi? Saan pre? Dito? Saan pa? Ah, dito. Ganun pa? Sayang eh. Tsaka yung mga sosyal, aayain ka nila kumain. Uy, tara, may cake o, kain tayo. Sige, buka na lang lalagyanan mo doon. Sige na, buka na lang dyan ha, kain tayo. Pero yung mga hindi sosyal na tulad ko, ganito lang sasabihin sa'yo. Ayoko! Ngayon pa nga lang ako kakain ng cake eh! Bumili ka doon! Bakang ka! Yan, so, anyway, tama na muna tong kalokohan natin. Balik muna tayo dito sa cake ko. Sorry, hinihingal ako kasi habang binablog ko to, palabas-labas ako dahil ang dami mong order ng luto kong ulam. Thank you. But anyway, balik tayo dito sa cake ko. Itong cake na to, yung pinaka-cake niya, hindi nadudurog pag kinain mo. Nagbe-melt lang siya onte-onte. Walang keme yan. Kung gusto nyo i-try, order din kayo. Try nyo lang. Tapos yung pinaka-chocolate niya, hindi masyado matamis. So, hindi siya masakit sa lalamunan. Kaya ako, kaya ko siyang ubusin straight yung half agad nung cake. Totoo yan. Kahit nung birthday ko, yan talaga yung kinain ko buong gabi. Tapos, ang pinakagusto ko pa dito, eh kahit hindi mo siya i-rep, okay pa din siya. Kasi the more na ma-warm siya, the more na ma-warm siya, mas masarap siya. So, pabor talaga sa amin na walang mga rep, okay lang. So, sabi nga nila, kainin within 2 days. Pero ako, hindi abot sa akin doon ng 2 araw. Mga 2 oras pwede. Yan. Sa mga magtatanong pala kung anong pangalan ng cake na to, ang pangalan niya ay Mad Cakes by V. So, kung order kayo, ilalagay ko na lang sa description o sa caption o kahit saan dyan yung contact number kung saan kayo pwede mag-order. So, try nyo to, hindi ako mapapahiya. Kapag hindi masarap, ibabalik ko yung bayad. Eh, charot lang. Hindi naman ako mapapahiya kaya malakas yung loob ko. Huwag mahihiyang magtanong kung gusto nyong tikman din yung cake na to. Promise. Teka, may tanong pala ako. Totoo ba na kapag yung mga babae daw, nakain nila yung cravings nila o yung favorite nilang pagkain o kahit anong pagkain na gustong gusto nila, eh napapasayaw daw. Ako kasi, nung may nagsabi sa akin na ganun ako, napansin ko sarili ko. Halimbawa, kanina ko pa talaga to pinipigilan. Yung pag kumain ako o kaya nakita ko yung cake, yung parang gawa ganun-ganun ako, parang sumasayaw-sayaw ako. Hindi ko yung sinasadya, talagang yung kilig ko nasa loob. Napapaganyan-ganyan ako sa sobrang tuwa. Ewan ko, ganun din ba kayo? Comment nyo nga sa akin para alam ko baka ako lang yung ganun o baka ikaw lang din ganun o baka tayong lahat ganun, diba? O kaya kayong mga boys, kung napapansin nyo sa mga girlfriend nyo, tingnan nyo kung ganun sila, sumasaya sila pag kumakain sila ng favorite nila. Parang napapaganyan-ganyan sila. So again, recommend ko sa inyo yung favorite kong cake, Mad Cakes by V. Try nyo. Try nyo lang. Okay? But anyway, bago ang lahat, thank you nga pala sa lahat ng sumuporta at mga patuloy nanonood ng mga vlogs ko. Yan, thank you sa inyo. Huwag na huwag po sana kayong magsawa. At kung bago ka dito sa ating channel, kakainin ko yung cake, de joke lang. At kung bago ka dito sa ating channel, huwag mong kalimutan pindutin ang subscribes button para subscribers ka na. At ang notification kalembang para ma-update ka sa mga future nating upload. Yan, para pag pinindot mo yung kalembang na yun, kapag nag-upload ako, ting, gaganon sa notic mo. So, yun yung importansya nun. At bago ko pala makalimutan, kasi nakakalimutan ko ang lahat pag kumakain ako ng cake na to. Hindi OA yan na, yun talaga yun. Kasi super love ko tong cake na to. Anyway, bago ko makalimutan, mag-shoutout. Hindi ko kayo may isa-isa, pero sinashoutout ko yung lahat ng mga katulad kong small YouTuber na nag-subscribes dito sa channel natin. Hayaan nyo, asahan nyo din yung support ako sa inyo gaya ng support nyo sa
sa akin. Tapos, bili na rin kayo ng cake na to. Support nyo. Sarap. Pero, teka lang, bago ko tapusin tong vlog na to, ang hirap palang ano, mag-vlog ng kumakain. Yung parang gusto mo nang upakan yung kinakain mo. Kaso, hindi mo magawa kasi kailangan kong may sabihin sa inyo. Parang ganun. Kaya yung iba, nag-ASSMR sila. Tumunguya lang, ganun, para ma-focus pa rin nila yung pagkain. Mas masarap. E ako kanina ko pa gusto sumubo eh. Okay lang naman sa akin magsalita kahit medyo puno yung bibig. Kaya lang, syempre, hindi kayo matutuwa. Pero, sarap talagang kainin na niya eh. Pero, gusto ko rin na